cycle chain. Ah, meron. One thirty, boss. Yung 428, 132. Yung 415, 130. Isa sa. Magandang araw sa inyo lahat. Siguro ito na yung last vlog ko regarding sa counterfeit na RK chain. So para dun sa mga hindi nakakaalam kung paano malalaman ko ano yung pinagkaya ba ng original dun sa fake, meron tayong video na in-upload. 2 videos yon. Pwede nyo i-check dito sa Facebook at saka dun sa aking YouTube channel. So para dun sa mga hindi nakakaalam, ito yung dalawang RK products. Makikita mo, magkaiba yung packaging. So sa packaging pa lang, malalaman mo na ako saan yung peke by watching this video. Ito pa yung original. Yan. Yan po yung original. Tapos, ito yung features niya nakalagay dito kung ano yung magsasabi dun sa chain na original siya. So, very simple lang naman para malaman mo kung bakit original yan. Itong logo ng BL dito. Tapos, itong kadena na to, kung ano nakalagay sa packaging, yun ang nakalagay dun sa loob. Ito naman yung peke. Itong peke, makikita mo, ayan, yung BL dito, sticker lang yung nilagay. Kasi pinatukan nyo yung label sa packaging ng BL. Ang nakalagay dito ay CG. Tapos, ito, ayan, may rider dito. Tapos, yung kadena nakalagay dito is nickel-plated. So, yun, pagdating sa packaging, yun lang ang titignan mo. So, bali, naglabas nga si RK Takasago Chain South Asia ng certification at statement regarding dun sa mga counterfeit products nila or yung mga fake products na lumalabas sa market. So, si RK Philippines nagpadala ng ganitong sample, yung fake product na lumabas dito sa Pilipinas na kiniklaim ng iba na galing sa Thailand. So, wala pong lumabas na RK Black Scale sa Thailand. Meron silang distributor doon ng RK pero wala pa silang pinapadala doon na Black Scale series na RK. So, anong pinadala yung product doon sa RK mismo? Kung legit ba yung RK na nabibili? Ganito yung packaging. Fake nga yung lumalabas na RK Takasago Chain na ganito yung packaging. So, paano malalaman sino yung mga authorized dealers or distributors dito sa Pilipinas? Easton Enterprises Incorporated. Kontakin niya sila para mabigyan kayo ng listahan ng mga distributors na authorized dito sa atin. So, with the help of everyone na gustong matigil yung pagbenta ng RK chain, so the people behind this sent me messages kung sino yung mga nagbebenta ng fake. So, ito yung ilang mga pictures na sinend sa akin. And then, nag-conduct din ng surveillance na sa isang store kung saan nabalitaan na nagbebenta ng RK na fake product. Ito yung video. Panoorin niya. Cycle chain. Ah, meron. 415 at 428. Meron din. 120 link. 130 yun, boss. 130. Yung 428, 132. Yung 415, 130. Ito. Raider, lang na guys. Saan po sila, boss? Sa palit. Ang sabi na. Ito na nga. Ito na nga. Ito na nga. Hindi po.
syempre, hindi pa lalampasin ng RK ito. So, sa lahat ng mga nagbebenta ng RK products dyan, so, mag-isip-isip na kayo. So, sa lahat ng bibili ng mga RK Chain Black Scale Series, sana maging mapagmatsyag kayo at obserbahan nyo mabuti yung mga produktong binibili nyo kasi walang may gusto na masayang yung pera nyo sa pagbili ng peking produkto na binibenta sa market na halos katumbas ng presyo ng original na RK Chain. So, ganito na lang. Not of fake products. Bumili tayo ng original kasi doon tayo mas safe at doon mas durable yung mga piyesang binibili natin doon sa mga original na piyesa at para na rin sa seguridad natin. So yun, agad dito na lang. Minsun here.